train. After nyan, back up na ako. Blindside, backing. After nyan, backing na ako dito. Backing time. Ito na po yung serbato. Ang sikip-sikip. Ang sikip-sikip. Get out and lock. Importante yan, get out and lock. Ayos. Check natin. Ayos na yan. Mali, dalawang duct. 1, 2. Sinabihan ako kanina na diyan ako maghintay, matulog for the night. Bali, bukas dito ako daan. Ayos, labas doon. Alright, ayun lang. Good night. Good morning. Time check 5:30 ng umaga. Ako po ay kinatok dahil i-unload na po ako. Ang schedule ko sana ay mamayang alas 8 pa, pero
kinatok ako kanina, ganyan, back up na daw. Nandito na ako sa dock, pero aabante ako kasi i-open ko ang pintuan ko. Ngayon, mahirapan akong mag-identify saan yung parang line niya, no? Ito, natutunan ko sa trainer ko, gagamit ng parang marker. Buti na lang, biker ako, may stock ako na parang ito, ilaw. Dala-dala ko pa to galing Pilipinas. Mga 11 years old na to na ilaw, pero gumagana pa. Dinala ko dito sa Canada kasi makasakali akong magamit ko. Ngayon, magamit ko ito. Ang gawin ko, lagay ko doon palatandaan. Ayos, diba? Tingnan natin kung makita ba doon sa side mirror ko. Ayun, kitang-kita oh. Tabli. Tapos sa side mirror ko, ayun oh. Nagbi-blink. Tingnan natin yung marker ko. Ayun, kitang-kita oh. Nagbi-blink. Ayos. Eh, di ako nahirapan. Okay, ginamit ko yung light, marker light. Gamitin nyo rin. Madali lang. Make your life easier. Tapos na po ako na unload. Ngayon ay pupunta ako sa next customer para magpa-load. Papunta ng Quebec City. Mga 215 kilometers lang. Lapit lang. Ay, hindi pala ako magpa-load. I-drop ko tong MT. May i-hook ako na loaded doon. Diretso na. Alright. Let's get to rumble. In 400 meters, turn left on South Higbee Street.